Samantala, itinanggi ni Misamis Occidental 2nd District Representative at Deputy Speaker Henry Oaminal ang pagkakasangkot sa umano'y manumalyang transaksyon sa Department of Public Works and Highways o DPWH. May detalye si Ses Nicole Bazar. Pinabulaanan ni Misamis Occidental 2nd District Representative at Deputy Speaker Henry Oaminal ang pagsasangkot sa kanya sa umano ay maanomalyang mga transaksyon sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Magugunitang sa pulong ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, binanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pangalan ni Oaminal na isa sa siyam na mga kongresistang dawit umano sa katiwalian sa DPWH batay sa ulat ng Presidente Anti-Corruption Commission. Sa kanyang Facebook page, nilinaw ni Oaminal na ang kanyang kumpanya na HSO Construction Corporation ay naitayo noon pang 1988 bago siya pumasok sa serbisyo publiko noong 2007. Ibinenta niya aniya ang lahat ng kanyang shares sa kumpanya nang siya ay mahalal bilang miyembro ng mababang kapulungan ng Kongreso. Idinagdag ng kongresista na walang construction project ang kanyang kumpanya sa alinmang tanggapan ng gobyerno sa Misamis Occidental. Samantala, malilipat na ng destino sila DPWH Misamis Occidental 1st District Engineer Annalie Manzano at OIC 2nd District Engineer Caroline Abinales, alinsunod sa direktiba ng Pangulo. Mula rito sa Misamis Occidental, para sa Eagle News, says Nicole Bazar, we live in interesting times.